안 돼. 글쎄. 헤이. 'Yung pancake. Wala ka bang nakalimutan sa pancake recipe na binigay mo sa akin? Ginawa ko naman ang sinabi mo. Pero hindi naman umalsa. Gumamit ka ba ng baking powder? Yun siguro. Hey, alam mo ba? Nagbebenta na sila ng pancake mix sa grocery. Iliwan niyo ako! Ano pa ang ginagawa niyo rito? Kasi si Gojunbyo, bumalik na kayo sa classroom niyo. Ay, ano bang hinihintay ninyo? Tayo na! Ayaw ka talaga nilang tigilan. Nakalimutan ko pala ang baking powder. Susubukan ko na lang ulit. Jiho! Salamat. Tinulungan mo ako. Hindi kita tinulungan. Hindi ko lang gusto ang ginagawa nila sa'yo. Jiho? Oo, bigla na lang siya dumating. Sino may sabing gawin ninyo yun? Gusto mong turuan namin ang leksyon sa Jandy, hindi ba? Ang sabi ko, takutin lang siya para kusa siyang sumurenda sa akin. Sorry, hindi na mawawalin. Sorry. Gusto na rin ba ninyo makikita sa school? Lumayan kayo! Ayoko na makita mga magbubukan ninyo, ha? Jandy, okay ka lang ba? Hindi naman problema yon. Bali, wala lang yun sa'yo. Gusto ko ang effort kasi cute naman sila. At dahil mga cute naman, ang akala ko mga mababait. Lagi naman sila magkakasama, di ba? Pare-pareho silang lahat. Hindi naman lahat. Anong ibig mong sabihin? Sa tingin ko, yung isa sa kanila kakaiba. Isa sa kanila? At sino naman dun? Bumaba mula sa langit. Diyosa. Hindi lang mukhang maganda sa kanya. Ang
Ang alam ko kasi, dinodonate niya kinikita niya sa charity, galing sa modeling. Kamakailan lang, pumasa siya sa bar exam sa France. Kilala mo ba siya? Siyempre! Ako? Idol ko siya. Ah, idol mo siya? Inaasahan ng mga tao na siya magmamana ng law firm ng parents niya. Pero sa palagay ko, marami pa siyang bagay na gagawin. Diba? Tuwing bakasyon, pumupunta siya sa Africa, sa Afghanistan. Ah, pumunta siya sa Tibet kamakailan lang. Ang dami niyang pinupuntahan, no? Napaka-busy niya talagang tao. Personal opinion ka lang naman. Pero sana, galing sa royal family mga pangasawa niya. O kaya, yung magiging president. Tulad ni Princess Diana o ni Audrey Hepburn. Isang prinsesang may nagawa para sa world peace. Parang ganun. Model lamang siya. Bakit? Di ba yung president ng France nag-divorce para magpakasal sa isang model? Anong malay mo? Yung susunod na president ng France o prince ng Europe ang may love sa kanya, mag-propose at pakasalan siya. Alam mo, sa tingin ko naman, hindi yun malayong mangyari. Ano sa palagay mo? Every time na magkita tayo, ang ingay mo. Nakakainis ka na. Ang gusto ko lang naman. Ano bang nalalaman mo? For you, I love you, only you. 설레이는 맘 가득해. Oy, Gangsan, hindi ka ba makakain? Maghapon ka rin nakababa dyan sa computer. Magkakapera ka ba't mapapakain ng computer na yan? Sobra ng electric wave sa katawan mo. Gangsan, ingat ka lang. Baka hindi ka na magkalakyan. Magkakapera po ako at magkakaroon ng pagkain. Sobra naman kayo kumanlayat sa cyber arbit cake. Cyber ano? Internet addict. Posibleng ilang mayayaman lamang ang nakakapagpatakbo ng mundo. Pero ang isang internet addict na tulad ko, ang kailangan nila. Walagay ko, epektado ng electromagnetic waves ang kanyang utak. Ano ka ba naman? Teka, ano to? Nakakatakot naman eh. Hoy, Gangsan. Bakit ba, ha? Ano naman ang nakakatakot dyan? Siti, walang kwentang usapan yan sa internet. Na ang ibig bang sabihin, kung talagang totoo, talagang nakakatakot. Yun ang ibig sabihin, Lon. Huh? Ate, palagay ko ito ang tunay na headline ng balita. Headline? Sinasabi rito na may buntis na estudyante sa school niyo. Huh? Asan? Sino? Hindi ba nakasulat dito? Miss K, sophomore student. Kay Yaya dahil sa kanyang lifestyle, nakita siya pumunta sa isang Obigani clinic. Sophomore, Miss K? Jandy, posibleng kaklase mong bata sinasabi rito. Kung Miss K, kaya bang pangalan niya? Pwede rin naman tang. Miss Kwon, meron din Miss Kwon. Napakagulo ng bundo ko yun. Paano ang high school pala nagbubuntis na kagal? Paano nangyari ang ganyan sa isang prestigious na eskwela tulad ng Shinwa High School? Ano bang problema sa mayayamang bata para magkaganon sila? Oo nga. Madalas nga po mangyari niya sa mga anak ng mga mayayaman. Talaga? Miss K's identity is revealed. What? Huh? Oh, gee, is that her? No way! Really? Bakit sila lahat sa akin nakatingin? Masama na naman ang iniisip nila sa akin. Nagkakamali kayo. Mabuti pa, pumasok na ako. Grabe naman siya. Hindi ko ma-imagine na nagawa niya sa lumaba. Poor nga kasi siya. Thank you.
Bakit ba ang tahimik mo ngayon? Bakit? Baka dahil kay Laundry Girl. Ah. Maghintay lang kayo. Ano mang oras darating na siya? Ang Laundry Girl na hindi alam ang kanyang ginagawa. Ano naman ang balak mo ngayon? Bakit? Tutulungan mo na naman ba siya? Anong ibig niyang sabihin? Cool ka lang. Concern ka? Kung hindi mo ako tutulungan, gawin mo na lang ang gusto mong gawin. Ang pahirapan ng isang babae? Kalokohan, napaka-childish. Mukha ba siyang babae para sa'yo? She's like a crazy dog. Hindi niya alam ang kanyang lugar sa mundo. Wala akong pakialam sa kanya. Kinakalaban niya ang leader ng F4. Kaya dapat ko siyang turuan ng leksyon. In-erase mo? Useless, Jandy Girl. I have it in my phone. See? The true identity of Miss K has been confirmed. You Jandy. Oh. Girls, you smell something? I can't stand it. Ew. Para mag-smell ew ang classroom. Ay, heard ko lang kung ano ang smell ng mga dirty clothes. Ew, di ako makabreathe. Sunny, give me the perfume. Paano kami magsa-study ng lessons kung mabaho sa classroom? Hindi ko na to kaya. Hindi ko na to mapapalampas. Hindi mo na kaya? Ano ngayon ang balak mong gawin? At ano naman ang magagawa mo? Speaking of the devil. Sino? Sino pa? Narito siya at hinahanap ako. Kung pumunta ka rito para mag-sorry, huli ka na. Hindi ko rin mapapalampas ang ginagawa mo sa akin. Binabalaan kita, papatulan na kita. Pinaghandaan kong mabuti ang mga sasabihin ko sa'yo. Alam mo ba yon? Hoy, Laundry Girl. Ganyan ka ba mag-sorry sa kapwa mo? Bakit naman ako magsasorry sa'yo? Hindi ba? Dapat sa akin ka mag-sorry? Ano sinabi mo? Ha? Bakit? Gusto mo akong kalabanin? Sinabi ko na sa'yo, hindi ka naman papalampas sa mga kalokohan mo! Hindi ka nakinig? Maliwanag ang sinabi ko kanina! Kapag inuwit mo pa yung mga kalokohan mo, maghanap ko na ng kabaong mo. Bakit siya tuwang-tuwa ngayon?
Talagang binigyan niya ng spinning back kick si Gujun Pyo. Matagal na rin walang happening sa school nito, di ba? Pero, wala ka bang naaalala nung nakita mo siya kanina? Oo nga. Yun din ang iniisip ko eh. Sino nga ba siya? Si Ate Junhee! Ano? Huwag kayong magbiro ha? Hindi, hindi. Parang may similarity silang dalawa. Similarity? At paano nyo naman maikukumpir ang babaeng yun sa kapatid ko? Kung may similarity man, ikaw na nakakaalam. Tumigil ka. Pero bakit parang napakasaya mo ngayon, ha? Ano na naman binabalak mo? Hindi pa ba ninyo nahulaan kung bakit? Ano? Ang babaeng yun, ano man ang gawin ko, hindi siya mawala sa isipan ko. Ano? Ha? Gujun Pyo, parang hindi ako makapaniwala sa sinabi mo. Talaga? Akala ko ba kayo mga love experts at Casanovas? Sinasabi ng mga babae hindi, yun naman pala, oo. At habang nagagalit ang babae yun sa akin, lalo lamang siyang nai-inlove sa akin. Mag-isip nga kayo, ayaw niyang ma-misunderstood ko siya. Kaya nagpe-pretend siyang innocent siya. Nakikita niyo ba? Following the logic, sinabi niyang wala pa siyang first kiss. Dahil hinihintay niyang sa akin magmula ang kanyang first kiss. Ah, bravo! Ang galing mo, Gujun Pyo. Pinahanga mo ako ngayon. Siyempre pa. Nagtataka nga ako kung bakit hindi niya napapansin ang aking charisma. Opposite nga ang mga ginagawa niya. Ang akala niya, maluloko niya ako sa drama niya. Pero malaki rin problema kung diretsa naman siya. Hindi ba? Sumama sa amin sandali. Huh? Bakit? Saan pupunta? Marami pa akong gagawing trabaho. May order sa amin na isasama ka namin. Order? Order nino? Malalaman mo pag sumama ka sa amin. Ano? Teka. Alam niyo, uuwi na ako. May trabaho pa ako. Mauwi na ako. Sorry ah. Sa kabila? Wala, sir. Kailangan natin siya hanapin. Hanapin natin sa bandarot. Yes, sir. Bango naman.
para ako nasa garden na puno ng mga bulaklak. Tahimik at sariwang simoy ng hangin at may nagmamasahe sa katawan ko. Katawan ko! Hindi na kailangan ng liposuction, diba? Hindi naman, Patsy, to. Mga muscles nga. Huwag na lang ilipo. Naihanda mo na ang laser, diba? Dahil ito ang unang pagkakataon nangyari ito. Ito ang unang pagkakataon nagdala ng babae dito ang aming master. May tatanong lang po ako. Nasa ibang bansa na ba ako? Hindi. Kung ganun, nasa Korea pa rin ako. Wala po ako sa ibang bansa. Oo, ganun na nga. Teka, ito po ba yung bahay ng presidente? Hindi. May gusto po akong itanong. Sige lang, miss. Huwag niyo na po akong tawagin, miss. Tawagin niyo na lang po akong Goom Jandy. Okay, Miss Goom Jandy. Bakit po ako narito? Hindi rin ako sigurado kung bakit, miss. Pero teka po, saan po ba tayo pupunta? Narito na tayo. Naghihintay siya sa loob. Huh? Naghihintay sa akin? Sino daw po siya? Nakakagulat bang nasa lobo ang sarili kong bahay? Bahay mo? Kung ganun, dito ka pala nakatira sa magandang bahay na to? Oo. Oh. Ano? Ano na naman ang binabalak mong gawin, ha? Wala na. Kontento na ako. Tingnan mo. Hindi ka ba nagulat sa sarili mo? Isang ugly duckling na ngayon ay isa ng napakagandang crane. Baka naman, Swan. Kung sa bagay, hindi na mahalaga yun. Ngayon, ano naman ang gusto mo? Sino ba may sabing gawin mo to, ha? Oy, laundry girl. Kung may gusto ko sa akin, sabihin mo lang. Ano? Siguro ikaw yung type na hindi nagsasabi ng tunay na nararamdaman. Gujung Pyo, hindi na ako natutuwa sa ginagawa mo. Pinakidnap mo ako sa mga bodyguards mo. Alam mo naman
malabag yung sa batas, hindi ba? Wala naman tao rito. Kaya huwag ka nang mahiyang sabihin na may gusto ko sa akin. Papayagan kita na makipag-usap sa akin sa labas ng school. Ha? Bakit? Gusto mo bang ulitin ko ang sinabi ko sa'yo kanina? Makinig ka mabuti. Ikaw ang magiging girlfriend ko kapag walang ibang taong nakakakita sa atin kung tayong dalawa lang magkasama. Understand? Nababaliw ka na. Talaga mo isira yung tuktok mo, no? Ano? Lumuwag na ba mga tornilyo ng utak mo dahil sa kolesterol na kinakain mo? Ako? Girlfriend mo? Ano ka? Sira ulo. Diyan ka na. Ikaw nga dyan na may sira eh. Umalis ka na habang mabait pa ako. Alam mo ba kung magkano'ng ginastos ko sa'yo mula ulo hanggang pa? $10,000. Ano? $10,000? Ganun nga. Pero wala yan. Sumama ka lang sa akin. At hindi lang yan ang mangyayari sa'yo araw-araw. Ano, ayaw mo pa rin? Nababaliw ka na ba? Pagkatapos ako ipakidnap na isang loko-loko, nasa tama pa kayong kondisyon ng utak ko? Nung una pa lamang kitang makita, pakiramdam ko, pinuputak din ng mga surot ang buo kong katawan. Nasaan na yung uniform ko? Itapon mo yan! Anong ginagawa mo? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Oh, Young Master. Palayasin mo na silang lahat! Young Master. Ang sabi ko, palayasin mo na ang lahat ng nag-ayos kay Jandy. Bakit ganun? Bakit ganun ang ayos ng buhok niya? Yung damit niya, masyadong old-fashioned. Humanap ka ng iba. Humanap ka ng mga top designers. Ang lahat ng dumating ngayon, sila na ang pinakamahusay. Kung ganun, humanap ka ng pinakamahal na stylist! Kayong bahala, Young Master. Saan kaya ako pupunta? Kesa sa bahay namin, ah. Pero, Kung Shanti, bakit tahimik ka lang na nasa loob ka kanina? Siya nga pala. May isang bagay kang hindi nalalaman. Hindi nabibili ng perang friendship. Ginagamit mo ang puso para mapalapit sa kanila. Lahat ng bagay na bibili ng pera. Sabihin mo, anong bagay ang hindi nabibili ng pera? Ano bang meron sa mundong to na hindi nabibili ng pera? Kung may nalalaman ka, sabihin mo sa akin ngayon din, Laundry Girl.
ba? Sa bahay. Ikaw? Pauwi na rin ako. Nakatapak? May nangyari kasing masama sa akin kanina dun eh. Bakit? Every time na magkita tayo, lagi ka nalang may drama. Parang gano'n na nga. Jiho, may gusto sana akong itanong. May bagay ba sa mundong ito na hindi nabibili ng pera? Na kahit na ubusin mo ang milyon-milyon mong pera, hindi mo makukuha? Wala naman, di ba? Lahat ng bagay nabibili ng pera. Hangin. Ha? Hangin? Kung ganun meron, bakit nga pala hindi ko naisip yun? Ay. Nakakatuwa ka, para kang bata. Isuot mo yan. Baka mapagkama lang kami sira. Pag nakita ka ng mga tao. Mortal enemy ni Junpyo, si Wonder Girl. Anong ginagawa mo rito? Wala dito si Junpyo. Hindi ako pumunta rito para hanapin siya. Hindi ba rubber shoes siya ni Jiho? Ito, pakibigay na lang. Sandali lang. Let's have some tea before you leave. Talagang sinabi mo yun kay Junpyo? Wow! Lakas naman ang loob mo. Wala pang nakakapagsalita sa kanya ng ganun kahit minsan. Si Sujin. Dapat nakabalik na siya rito, hindi ba? Magiging masaya na si Jiho. Ganon. Kayong apat, matagal na ba kayo magkakakilala? Mula pa nung kinder kami. Sa tingin ko, may mga bagay na curious kang malaman. Magtanong ka lang, sasabihin namin kung alam namin. Bilang pasasalamat. Pasasalamat? Aliw lang kami nitong mga nakaraang araw. Salamat sa'yo. Magkakilala ba si Jiho at si Sujin Min? Yung sikat na modelo? Magkakilala? Five years old pa lang si Jiho.
Kasama siya sa isang car accident. Dead on the spot ang parents niya. Siya lang ang nakaligtas. Tapos, naging autistic siya. Wala siyang pinapansin. Pero si Susan ang nakapagpabalik sa kanya sa normal situation. Childhood friend namin si Susan. Kalero, siya ang aming ate. Friend namin. Pero para kay Jihu, siya ang kanyang first love. Girlfriend, siya na rin ang naging mama niya. First love, girlfriend, at siya na rin ang naging mami niya. Jandy! Catch the ball! OMG, her nose is bleeding, oh. Kaya nga eh, ano ba yan? Nakakatiwi. Look at you. Summer. Good for you. Ang galing mo kasi. Ng bola sa mukha. Huwag nga ganyan. Ano? Pwede ba huwag ka nang umiyak? Hindi bagay sa'yo. Anong pakialam mo? Kailangan ko ba magpaalam sa'yo bago ko umiyak? Hindi ba? Ikaw ang pinakamasayang tao. Kung makikita akong umiyak at nasasaktan, yan pa ba ang sasabihin mo sa taong lumalapit sa'yo para tulungan ka? Sino ba may sabing tulungan mo ko? Tinawag ba kita para tulungan mo ako? Kahit ikaw na lang natitirang tao sa buong mundo, hindi pa rin ako hingin ng tulong sa'yo. Gugustuhin ka pang maligo sa dugo kesa tumaroon ang utang na loob sa'yo.
Sandali lang. Sige, sabihin mo nga, bakit ka ba nagagalit sa akin? Ha? Ano bang gusto mong gawin ko? Tall and handsome naman ako. Matalino at mayaman. Paanong... Sabihin mo nga, ano ba talagang gusto mong gawin ko? Ginagamit mo bang utak mo? Hindi mo pa siguro alam hanggang ngayon na hindi ko gusto ang buong mong pagkatao! Ang itsura mo, ang paglalakad mo, pati na yung kulat mong buhok! Nakakasuko ka na! Talagang ginagalit mo ako? Hindi pa ako tapos magsalita! Nagkakasore eyes ako sa tuwing nakikita ko style ng damit nyo! Bakit hindi kayo naka-uniform? At higit sa lahat, pinaglalaroan niyo yung mga sudyanteng walang kalaban-laban! Ikaw? Uulitin ko ba sinabi ko? Kinasusok lumang kita, Gujumpyo! Ang buong mong pagkatao! Lahat yon. Naintindihan mo ba? Sophomores and juniors, December 1 to 31st, cruise to 5 European countries. 1 whole month vacation. Para sa school trip? Nakakagulat naman ang school nyo! Paano naging $20,000 ang school trip? Sasama ba lahat ang estudyante? Sasama sila? Ako hindi. May lakad ba yung hindi nyo ako sasama? Saan naman kami pupunta? O ngayon, anong balak mong gawin? Ano magagawa ko? Ano sa palagay mo? Eh di maghaharap na lang ako ng part-time job. Ang papa ko naman kasi! Siya may kasalanan lahat ng to! Walang-wala na talaga kaming pera ngayon eh. Sa South! Hindi mo pupunta kayo sa South? South? Ano South? Sige na, magluto ka na ng lugaw mo! Ang sabi mo, hindi ka sasama sa European tour. Magpaalam tayo sa parents natin, magbabakasyon naman tayo. Pwede kaya tayo mag-part-time doon? Alam ko na, pupunta kayo sa South Sea! Hello, Ma. Talaga po? Makakasama ko? Pwede po bang isama ko si Jandy? Talaga po? Sasabihin niyo kay Auntie? Pero, Mama, kailangan may 70 kami per day. Uy! Teka, nahihilo na ako sa kakalakad yung dalawa. Ang cute talaga ni Gujumpyo. Kakaibang looks niya ngayon. Gujumpyo! May hinihintay ka pa rin ba ngayon? Anong hinihintay? Dahil mahabang flight natin, kailangan ko muna na exercise. Teka, bakit naisipan mong sumabay tayo ngayon sa mga estudyante? Ayaw mo bang gamitin yung private jet? School trip ito, no? At saka, school experience na rin ito para sa atin. Hindi ba, Jiho? Ano? Yo, yo, yo! Let's go! Bakit ba ang takal na babaeng yun? Thank you.
picture mo sa poster na to. Why not? Hello? Excuse me, sir. Sorry po, pero hindi po pwedeng gumamit ng cellphone sa loob ng plane. Ano? Saan siya pumunta? Nguyen ng isda dito sa dagat, ilalagay sa buslo, iihawin sa sika, ilalagay sa buslo para may pang-ulam. Hindi ba ilalagay? Hindi ba pupunuin? Sige. Namimingwit ng isda dito sa dagat, ilalagay sa buslo, iihawin sa sika. Ano ba yun, Gail? Parang nananaginip ata ako. Palagay ko hindi naman. Pero may naririnig ako nakakairit ng boses ng isang lalaki. Sarili mo? Hoy! Ano bang ginagawa niyo rito, ah? Hindi ba? Dapat sa hirap kayo pupunta? Ano ginagawa niyo dito? Nakapunta na kami roon. Ilang beses na. Nakakasawa na. Gusto naming humanap ng bagong lugar at may nagsabi sa aming dito raw maganda. Kaya pumunta kami rito. Pero pagkakataon nga naman, hindi ba? Hindi ko naman alam na nandito ka, Miss Laundry Girl. Pwes, dumiretso na kayo sa pupuntaan niyo! Isipin mo na lang, hindi tayo nagkita rito! Alam mo, yari lang sa kahoy ang bangka nyo. Kahit kahoy lang to, bangka pa rin to! Wala ka lang pakialam dito! Talaga? Okay, hindi ka naman siguro malulunod dahil alam kong marunong ka lumoy, hindi ba? Sige, tayo na! Lamig! Di ko na kaya, lamig! Girl? Bakit? Sabihin mo nga, hindi ka ba natutuwang makita ako rito? Sigurado ako, bored ka na sa mabantot at amuis ng bangkang yan. Masayang-masaya ako kanina bago pa kita nakita. Hindi na mahalaga yon. Dahil nag-aaral ka naman sa Shinwai. Sumama ka na lang sa amin. Ano bang sinasabi to? Hindi ako sasama sa
party para kay Sujin. Punta ka. Masaya yun. Okay? Oo, sama ako. Siguradong pupunta ako. Hello, Trendy Girl. Ayoko naman talagang sumami. At saka wala naman akong balak pumunta ron. Oh, come on. Hindi ba sina Junpyo at Jihu ang nag-invite sa'yo? Sumama ka na. Join ka na. Oo. Pero may nakalimutan silang sabihin. Hmm? Anong nakalimutan? Oo, ano na naman ha? Ano na naman binabalak niyong tatlo ha? Let's go. Tigilan niyo na ako ha? Ano? Oo naman, okay lang. Kapag nasa loob ka na, baka mas exaggerated pa nga ang damit nila kaysa sa'yo eh. Baka nga wala pa sila masabi sa suot mo. Naku, nahihiya ako. Ano? Hayaan mo, magugulat na lang silang lahat. Huwag kang mag-alala. Makikita nila si Gumjanti. Gail, umuwi na lang tayo. Ano ka ba? Lakas lang ng loob ang kailangan mo, Jandy. Konte. Ganun din ba ang gano'n? Kung ayaw niya, tayo ang magtatanggal. Oh, don't be shy, Jandy. Wala ka palang gown, Jandy girl. Sana nagsabi ka sa amin. Alam ko naman, gusto mong maging famous sa parting ito.
Siguro ganyan talaga ang style ng mga poor. Are you okay? I know why you're doing this, sir. Let me tell you something. Pinakita niya lang na kayo ang mababaw, hindi siya. Come on, Jihoo. Please accompany her to my room. Problema niya. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Pero enjoy naman, di ba? Because I want to, so don't worry. Hindi ko naman talaga planong pumunta sa parting to eh. Jihoo invited you, right? If you are Jihoo's friend, then you're also my friend. Hindi. Napilitan lang siyang gawin yun. I don't think so. Hindi ganyan ang personality ni Jihoo. Yung paglapit niya sa'yo kanina, first time kong nakitang ginawa niya yun. Totoo, mabait naman si Jihoo eh. Si Jihoo, mabait? That's what I mean. Dahil special person ka sa kanya. I heard you're having problems with Junpyo. At nabalitaan ko rin kinakalaban mo siya. Kasi sobra na kasi yung... Junpyo is a lonely person. Ano? You have to realize that it's being rough is because of his loneliness. Si Junpyo malungkot? Paano nangyari yun? 1 month lang in a year silang nakikita ng parents niya. He was born rich and he has everything he wants. Ang treatment sa kanya hindi tao kundi tagapagmana ng Shinwa Group. Kung ikaw yun, isipin mo kung anong mararamdaman mo. I hope you understand what I'm trying to say. Huwag kang magpapatalo. Ano? I really like you, Jandy. And I'm here for you. Okay, you're done. Let's go. Sapatos ang pinaka-importante. Bakit naman? Well, because good shoes take you to good places. Okay, are you ready? Shall we, Jandy?
be a gentleman. Don't ignore a beautiful girl.